Kumusta mga kasawlo? Welcome po sa Ryan's Life. Bago po kayo, ako po si Ansha, po si Ryan. Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng lechon kawale with talbos ng kamote at saka okra. Nagluto din po ako ng ginisang labanos sa giniling. May tanong lang ako. Hindi ako sure eh. Ano po bang Tagalog ng bagoong? Bagoong kasi sa Kapampangan, di ba? Bagoong alamang o alamang? Sa ating kasi bagoong eh. Pero sa ano na yung bagoong, yung alubaybay. Yung fish sauce, ganun. Sa atin, bagok. Tapos kaya ginawa yung bagoong. Tsaka meron po pala akong kanin dito. Huwag din natin patagalin pa mga kasawlo-sawlo. Sawlo-sawlo po tayo. Mga tao po, kuha po kayo pag-ain niya. Saway-saway po tayo. Nag-trim ako ng ano. Dahon ng, ano ka, talbos ng kamote kasi... Hindi kay ate. Para kay ate, para makakain siya. Kasi pinacheck up po namin siya. Anemic yata siya. Ganon. Konti lang naman. Lagyan natin ng... Meron pa na tayong suka dito. Lagyan natin siya ng bagoong. Lagyan natin. Bagoong na lang po. Masanay tayo sa ano, sa bagoong. Sarap. Kulang na lang mangga. Siya. Suka at saka bagoong or alamang. Kala ko dati yung kangkong at saka ito. Nung bata ako, at saka yung spinach, pare-pareho lang. Hindi pala. Nahipag-unahan pa ako. Tapos pagkatigil mo mapait, ayaw mo na. Pero ko hindi. Bata pa lang ako. Makain na ako ng ano. Talbos ng kamote. Lutong. Parang chicharon siya, no? Sarap pala talaga pag homemade siya. Sarap. Maulan. Blessing. Muna ba? Sabi ni Sauce, pitin mo nga yung bangs mo, sabi niya. Lipit ko. Huwag mo nang alisin, ganyan na lang, no? Para kasi ano yung bago pa lang kami. Parang 17 years old. Makahipin. Parang siyang 17 years old ulit. Daw? 17 daw? Wala siyang makain kahapon kasi di ba fasting siya. Eh binili ko na yung ano, labanos. Nag-iisip siya nung kakainin niya. Sabi ko, "Yan, kainin mo ng ano 'yan." Sariwa ng diluto, sabi ko sa kanya. Eh di binalatan niya. Pag ano niya ganoon, no, kagaya niya. Tapos yung ano daw, yung anghang, pumasok dito sa ilong niya. Saw, ano to, sabi niya. Ba't anghang, ang pait, sabi niya. Yun yung eh, yung anghang niya. Hindi masarap yung mapait. Mapait yung anghang niya. Tawa akong tawa sa kanya. Sabi mo kasi, pwede siyang kainin. Pwede naman siyang kainin. Kaso, i-chop mo siya. So, dapat may sangkap pala. Hindi pala siya pwedeng gawin na carrots, ganun yung pinakain ko. Kasi carrots, ganun eh.
ginawa niyang pepino, yung pagkain niya ng pepino. Sabi akong tao sa kanya eh. Lutang na saw. Napasabi sa ano? Prito? Nigas? Tama lang? Kumain kasi ako ng ganun dati, yung naka-chop, tapos may bagoong, may tulog na malat, ganun. Akala ko dahil sa sili yung ano, anghang. Natural pala. Yung salada? Ay, yung salada ang labanong sarap. Naglalaway yung okra? Hindi. Tama yung pagkakaluto niya. Kasi, tinuruan pa ako ng nanay ko. Sabi niya, para hindi maglaway yung okra, pag ano daw, pag tulo, i-ano mo na agad, isaka. Oh, tapos palambutin mo na nun. Ay, hayaan mo na lang. Wala, hayaan mo na lang. Basta paggulo na paggulo niya, isaka mo na. Huwag i-overcook. Rap. Mga bata, kumain ng gulay. Pagpalakas ng katawan. Binigyan natin ng ano. Bagoong. Masyadong maasim yung suka, no? Tama lang. Kulang nga sa suka eh. Gusto ko talaga to, yung mga ganito klase ng pagkain. Yung mga talbos. Tuyo, ano? Yung tuyo, yung walang sabaw. Masarap pa sana kung may bangus eh, kaso susunod na lang yun. Mm-hmm. Tsaka, hirap magmukbang pag bangus eh. Hirap magmukbang pag, ano yun, naghihimay ka ng ano, buto ng isla. Anong buto? Tinik. Tinik. Para mas masarap pa rin yung ano. Masarap yung giniling, ginisang labanos sa giniling. Pero mas masarap yung ano, no? Ulan nga, lakas. Mas masarap yung sardinas. Medyo pasensya na po ng konti kung naririnig niyo po yung ulan dyan. Lakas. Chicharon ng ato. Tsaka di makunan yung balat niya nun sa ota, maaming pagkakaluto. Nung bata ako, so naniniwala ako. Diba pag nung bata ka, ayaw mo ng gulay, ganyan. Tapos bibili si Ma'am Mercy ng ano, tinapa. Tapos bibili si Ma'am Mercy ng tinapa. Tapos mag-iingi ako ng ganito, langgok, or talbos ng kamuti kay kinakuyang Boboy sa harap ng bahay. Meron sila ng tanim sa harap ng bahay nila eh. Tapos
pagkakain na kaming ganyan. Tapos, oh, baka, damihan mo yung kainin mong gulay, no? Sabi ng nanay ko, si Mama Mercy. Damihan mo yung kainin mong gulay, no? Sabi niya. Yung talbos nga ng kamote. Tapos, pag ano, pag kumakain ako ng talbos ng kamote, ang sarap ng tulog ko, gano'n. Ewan ko ba bakit? Pati siya, sinasabi niya sa akin, dapat madami yung kainin ng talbos ng kamote para masarap yung tulog mo. Tapos, masarap naman talaga yung tulog ko. O, nasa utak ko lang yun nung bata ako. Ganon. Hindi, kasi ano yun. Siyempre, pagod ka maghapon eh. Hindi. Pag kumakain lang ako ng ano, di ba? Yung iba nga. Mm-hmm. Nung bata pa ako, nawiwiwiwi ka pa sa shirt mo. Ganon. Pero pag kumain ako ng talbos, hindi. As in, dire-diretso, tuloy-tuloy yung tulog ko. Ha? The best. Ulan, buti na lang wala pasok sina ate. Ang hirap din ng pag umuulan may pasok. Mm-hmm. Nababasa lang yung mga bata, ganun. Yung biglang ulan, lalo na walang dalang payong. Nung experience naman natin lahat yun eh. Nabasa na din siguro sa pubs mo sa school. Yung basang-basa yung medias mo, ganun. Yung wala kang magagawa, layo ng bahay mo. Hindi, kasi wala akong pambiling sapatos mo. Mm-hmm. Alam mo yung sapatos ko, yung rubber, ganun. Mm-hmm. 50 yata yun. Tsaka nung high school ako, lagi akong may dalang ano, chanela, so... sa bag ko. Nakita ko nga yung picture mo dati. Nakingeras ka. Magpapasok ako sa ano, sa school, sa gate ng eskwelahan. Nakasapatos ako, naka-black shoes ako. Tapos pag nandun ako sa classroom, aalisin ko yung sapatos ko. Mag-step in ako, ganun. Mag-chinelas ako. Yung mga cute na chinelas niya yun, cute sa mga babae, yung, uh-huh. Yung tawag doon. Yung mga Havaianas na pink, ganun. May picture pa ako noon ay naka-chinelas lang ako sa loob ng ano, eskwelahan. Nakikitan ka pa nga sa akin. Napre, bata pa noon. Cute pa, ngayon na nakakatakit na. Lumakas naman yung ulan. Feeling ko maingay na. Feeling ko dinig na. Kasi sobrang lakas na ng ulan. Bigyan na ba sa salong matita niya? Lakas. Mga motor ko na sa labas. Hmm. Buhusan mo na lang ng ano mamaya, tubig. Sigurado, nakasitan yun eh. Kaya pala, nag-iisip siya yung motor niya yung naisip niya. Yung mga motor niya yung naisip niya. Pero hindi man niya naalalang may nakasampay akong dawit doon. Luba, inong isang battery eh. Hmm. Battery. Magpaluba na din tayo. Hindi ko na-charge nung nakaraan. Kaya ko, sabi niya, patayin na namin. Shoutout ko na. Baka makabot. Baka kabitin tayo sa battery. Makorap lang siya. Ayun! Hindi, may shoutout ako.
nagsumpa kami, nakilala niya ako, tapos binigyan niya ako ng note. Si ate, ate na lang po yung itawag ko sa kanya, from Manibawag, Libutan, sabi niya, isa ako sa fans mo, Mariette Capili, from Manibawag, Pampanga, ayan. Stay healthy po sa pagsusumba. Shoutout din kay Audrey. Audrey at saka kay Isay. Isay na pizza ni Rain. Napamangkin ni Ma'am Janet. Ayan. Hi, Rain. Shoutout din kay Mariel Rojas, Bea Revelo, Rachel Pariña, Kim from Taguig, Metro Manila, Cherry Gracia, shoutout din kay Karil Flores and Lorraine Cruz, shoutout kay Michelle Villaluna Estacion, at sa asawa niyang kay Anthony Estacion, at sa anak nilang kay Chean Estacion, John Paul Balsita, Renz Carlo Gomez, Christine Joy Reyes, Kenneth Cornelio, na sobrang idol daw kanya sao, kay Kenneth Cornelio. Hi! Thank you po! Shoutout din kay Brenda Cortez, kay Zavaya Saher mula sa GMA Cavite. Shoutout din kay Eugene Zapata at kay Jeneline Zabala. Ayan, shoutout po sa inyong lahat! So ayan mga kasaulo, bago pa pumamatay yung ating camera, at dito na po natin tatapusin ang ating mukbang hanggang sa susunod. Paalam! Maraming salamat po!